Kasha ba? Kasha ba? Kasha! Bisco to ah! Traffic hunting! Woo! Perfect talaga! Naka-Xbox tayo dito sa ganito kasi kep. Tracer to, wala ito. Kasha! Oh! Porsche GT3 RS! Pogi mo, sir! Tara! Test drive tayo sa EDSA! So, kamusta ang bago natin busina? Yeah! Malakas! So yung ilaw di pa natin matetesting yan. Pero yung tambucho, whee! Enjoy na enjoy ko yung kamo. So para tayong nakamalaking N-Max. So yun talaga yung ramdam ko sa kanya. Plus na suspension, boom! Kasi nung inuwi ko to, stock suspension. Nararamdaman ko yung balibag sa likod. Pero ngayon, naka-rest power na tayo. Ganda! Ito pala yung mga namimintes ko sa buhay ko. Nang hindi ako nagkakaroon ng X-Max. Ito pala yun. Ito pala yung feeling. Ang sarap. Para kayong nasa malaking N-Max. Oh, ang taas. Siyempre, yung sumpa ng maliliit na motor, yung matagtag, dito sa X-Max, nabawasan. Ramdam. Baga, more on comfort talaga siya. Talagang paulit-ulit na sinasabi sa akin, if you're going to go on a long ride, tapos kung puro probinsya lang at di naman puro big bike kasama mo, X-Max is the best. Displacement size, well obviously siya lamang. Sa lahat ng automatic na below 400cc, siya lamang. So if you're looking for the power, so syempre meron siya doon, 300cc nga siya. Plus syempre, the heritage Yamaha yan. Kailan ba sila pumangit sa scooters? Diba? Sila nga nag-revolutionize ng scooter gaming dito sa Pilipinas. From the success of Bio Sporty and Max and Aerox, pinanganak sa X-Max. Hanapin nyo lahat ng good feedback sa Aerox tsaka sa N-Max. Dagdagan nyo pa yung comfort, dagdagan nyo pa yung size, tapos dagdagan nyo pa yung power. Yun ang makukuha mo sa X-Max. Yee-hee! Panahalong comfort nito, so upuan pa lang, ang lapad. Ang usual kasi problema dito sa X-Max is yung height. Actually, hindi naman siya mataas eh. Mababa nga lang to eh. Ang problema niya yung lapad, yung inseams natin. Now, yung lapad na yun, nakala ko, abang buhay kung hindi ma-overcome, since nag-test drive ako ng X-Max way 2017 or 16, eh talagang halos di ko siya abot at para siyang jet ski sa pakiramdam ko. Pero syempre, over time, nakapag-practice tayo sa mas malalaking motor, nakapag-drive na tayo ng mas malalaking maxi scooter, it's about time na makabalik ako rito. Tag-testing tayo ng X-Max and yet, boom! Di ko alam kung lumaki ako o gumaling lang ako mag-motor, pero hindi na ako takot sa kanya at abot ko na siya. Kaya napunta tayo ngayon dito, di ba? Matagal ko na rin naman magusto magka-X-Max. Actually, nasa plano ko na rin naman yan. Pero ngayon, syempre, alam nyo yun, nag-aanap tayo lagi ng magandang Thailand para pumili ng motor. Pero yun na nga, sino ba naman ang tatanggi sa grasya? Libreng X-Max, pang Indurad, talagang natataon lang. Tuwing may malalaking event, bago talaga yung motor ko. Sarap, sarap gamitin. Comfort and power. Sa aesthetics and ergonomics. Bakit ka mo aesthetics? In terms of aesthetics, talaga maganda siya at masisense mong alam mong iba siya ang mong the rest ng kumagalang scooter dito sa Metro Manila. Tindig, liwanag, itsura. Talagang masisense mo na, ay, hindi ito basta-basta 200cc. So, lalo na yung mukha nito, yung bagong X-Max kumpara dun sa lumang X-Max. Nakasanayan na kasi yung mukha ng lumang X-Max eh. Kaya pag nakita, ah, X-Max yan. Samantalang itong bago, pag nakita, anong motor yan? Tapos overall, kung narinig yung tunog ng tambucho, di siya, ano eh, hindi siya bulaahaw. Para lang siyang power pipe. Ganda. Saktong kamot lang ng makina sa tenga. Hindi ka tulad ng iba na panag-rev, akala mo, nakadaing pipe. Itong hex na nilagay natin sa X-Max, gentleman ang tunog. Yummy lang siya. Woo! Kayang-kaya niya yung lubak. Ito yung sinasabi ko sa inyo na kailangan nyo munang patakbuhin bago nyo i-tune yung suspension nyo. Yeah, kasi iba-iba yung kalsada natin kesa dun sa naka-stationary ka lang. So dito, pakita ko sa inyo, maramdaman ko masyado siyang matalbog. So titigasan natin siya. So naka-full negative tayo. Okay, full negative. So dadagdag tayo na. Tansyay natin ng 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Ayan. So ganyan kaganda yung pag fully adjustable. Pag may nararamdaman kang discomfort,
pwede mo siyang palitan. Tara, testingin natin. Dahil masyadong matalbog, tingnan natin kung mag-i-improve siya. Kaya nga sa EDSA rin natin nilagay eh. Kasi matagtag dito. Okay, naramdaman ko agad yung tagtag. Kapansin ninyo ah. Oh. So okay, so mali yung setup natin doon. Palagay ko wala doon sa tigas ang problema. Okay, so palagay ko walang problema dito. Tayo dito ang palagay kong problema. Full negative ako eh. So dagdagan natin mga 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5. Okay. So walang problema sa lubog. Problema ko ahon. Kasi nararamdaman ko bumabalik siya pag aton. Okay, una ko napansin, medyo sumulid. Medyo sumulid na, hindi na siya masakit sa likuran, nawala. Okay, 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 medyo. So, mukhang mag-a-adjust pa tayo. Try pa natin dagdagan pa. Yung taba ko na sasaktan pa eh. Siguro yun yung magandang panukat. Na pag mataba yung tiyan nyo, tapos natagtag kayo. Tapos pag may masakit, ibig sabihin may matagtag. Oh, sa mga lagi nasa EDSA, alam nyo itong krami area na to ha. Matagtag to. Ang semento rito, gawa ng siman. May adon. Ayan, diba? Ay, ang ganda. Ay, ang ganda. Steady pulso. Judgment. Dagdagan natin ang dalawa pa. Para sure tayo. Curious ako. Dagdagan natin sa full positive. Dagdagan natin sa full positive. Pero pag ito pumadya, babalik tayo doon sa number 7. Yan. Malaman natin. Saktong-sakto. Tuning sa EDSA. Okay, mali. Okay, mali. Aw. Okay, mali. Huwag yung gagawin. Halos masira yung cellphone ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Parang hindi 7 ang laki number. Okay, hindi 7 yung laki number natin. So, babalik natin to. 1, 2, 4. Okay, mabilisan lang. Ang ganda ng full adjustable. Ito. Madubak dito eh, sa loob ng kubaw. 5 talaga. Rebound. Negative 5 ang timbang ko. Yun ang resulta ko. Nasa around 60 kgs ako. So kung naka-X-Max kayo, medyo parehas tayo. So dito lang eh, 01 Boto Cubao. Dito tayo dinala ng ating pagte-test ride. So tara, manggugulo tayo ngayon sa kanila.